Hello! Today, magluluto ako ng tuna pesto. Ngayong araw na ito, tinawag ko siyang easy tuna pesto dahil sobrang dali niyang lutuin. Ayan, ito yung kakainin namin ngayong tanghalian dahil tinatamad kami magluto pare-pareho. Yehey! So una, magbabalat muna tayo ng bawang. Kung magluluto rin kayo nito, depende sa inyo kung gaano karaming bawang ang ilalagay nyo. Ako kasi isang puso ng bawang ang nilagay ko dyan. Dahil marami akong nakakain na bawang pag tuna pesto yung niluluto ko. Dahil hindi ko siya nalalasahan. Yung lasa ng bawang, di ba pagka ano, fresh, hindi masarap. So, ayan. Ayan, hiwain lang siya ng maninipis kagaya nito. And then, kamatis. Depende din sa inyo kung gano'ng karaming kamatis ang ilalagay nyo. Habang naghihiwa ako ng kamatis at bawang, nagpakulo na din ako ng tubig. Yan, sinabay ang pagpapalambot ng pasta. At ito, hiwain nyo lang siya ng ganito or depende sa inyo kung anong shape ng kamatis ang gusto nyo. Dati, cubes ang ginagawa ko pero ngayon, ganyan na lang. Kahit anong shape naman, ganun din naman yung kakainin din yung nguyay. Char! So, eto na nga po. Magpainit na tayong kawali. Simmer lang. Nilagay kong una yung oil ng Century Tuna. Ayan. Pag medyo mainit na siya, add nyo na yung bawang. Huwag nyo hayaan na mag-brown. Ayan. Para hindi mag-iba yung lasa. And then, yung pesto mix. Ayan. Isang sachet lang. McCormick. Search nyo na lang. Yan, ganyan, lusawin. And then, add nyo na yung laman ng Century Tuna. Ganun lang kabilis. Hindi naman kailangan kulong. Grabe. Add kayo ng konting tubig. Tansyahan lang, guys, kung gano'n lang karami yung gusto nyo. Depende sa panglasa nyo. Yan, and then, add nyo na din yung kamatis. Hintayin nyo lang siyang kumulo. Yan, kaganyan yan. Gaya nito. Ayan. Simmer lang. And then, luto na din yung pasta natin. Drain na natin siya. Luto na yung sauce kaya, ayan, ihahalo na natin. Ganun lang kabilis, guys. Sobrang dali lang lutuin. Matagal lang dyan yung paghihiwa. And, nag-request si Mr. ng pancake. Ito yung pancake na walang itlog at walang gatas. Isang cup ng harina, isang kutsarang asukal, at 1 teaspoon ng baking powder. And then, mix nyo lang. Mix nyo mabuti. Para pag nagdagdag kayo ng tubig, maganda yung pagkakahalo. Even. Opo, ayan. Add kayo ng water and then mix well. At 1/4 ng oil, cooking oil. Pwede ding butter, depende sa inyo. Yan lang kasi yung meron ako, hindi na ako bumili sa labas. Yan. Saka masarap to, hindi masyado matamis. Bagay na bagay sa tuna pesto. At optional, pwede kayo mag-add ng 1 teaspoon ng vanilla extract. Yan, mix nyo lang mabuti. And then, prituin na natin. Non-stick na ginamit ko para hindi ko na kailangan maglagay ng oil. Yan, ganyan lang siya kabilis lutuin. And then, tapos na. Ito na siya. Kain na tayo. Thank you for watching.